Okay mga ka-farmer, welcome back sa ating channel LM Integrated Farming and Techniques. Nga pala mga ka-farmer, yung mga naghahanap sa sili natin kung nasaan na ba, ano ba nangyari sa sili. Hindi ko to na-update na kasi wala naman kasi gaanong tumatangkilik sa sili ngayon. Kasi nga, yun nga, bumagsak, naging barato yung market. Ito na yung sili natin na natira. Nasa ano na 2000 hills na lang tong natira. Yung 2000 hills din binunot na natin, maraming bunga yan. At saka ano, pinaharvest ko na to, tapos mayroon pa rin yung mga hilaw na lang to eh. Well, hindi ko nagpapaharvest ng hinog, hindi na to inaalagaan, walang abono, walang spray, wala lahat. Sariling sikap na lang po ng sili natin hanggang doon po. At saka ano, bubunutin na kasi to. Papalitan natin ng talong. Di lang gaano marami yung talong kasi itong block ng ampalaya natin, ito yung lapad na gagawin natin kasi yung flat ng ampalaya, yun din ang tataniman natin ng talong. Tapos may puste na rin, para ready na rin yung puste anytime pag kailangan na ng balag, agad-agad mayroon na. Maraming bunga, kaso lang yun na nga, wala tayong magagawa kasi ang market mura talaga yan. Paubos ko na to kasi sa loob ng isang linggo dapat wala na tong bunga lahat. Bubunutin na, didiritso, tapos gagawin yung plot, baliktarin yung lupa, then i-pulverize uli para ma ano natin yung mga bakterya nandyan. Alisin muna natin kasi sigurado mayroon ano na to kasi nataniman na natin ng ampalaya, pero saka na tayo magbaktericide pag ano na yung magtatanim na tayo, isang beses lang. Tapos mag-a-apply din tayo ng carbofuran. May binunot kasi ako na puno nung sili at saka yung ampalaya, may tama nung ano, nung nematodes. Hindi naman gaano malala, pero dapat alisin natin yan siya. Pero kung ano pa, parang ililinisin natin to, tapos i-cultivate, tapos magtagal pa, pwede naman sa ganun sana, pero may punla na kasi tayo kaya kailangan ng alisin. May kung i-dry up sana, i-bubungkalin tapos i-dry up sa araw. Yung nematodes din minsan na lilimit yun sila. Pag nakasingaw yung lupa, hindi yun sila gaano magpipenetrate diyan. Parang yung generation nila minsan napuputol, nawawala pag gaya nung mga maisan, yung palaging inaararo, yun, nawawala yun sila kasi ayaw nila yung palaging nagagalaw yung lupa. At saka yung parang maaliwalas yung lugar, matatamaan agad sa araw, yung mga nematodes hindi nila gusto yun. Okay, yun lang mga next week, wala na tong sili mga kaparmer. Yung 2000 hills doon, sa kabila, tinaniman na natin ng pipino. At dito naman, 2000 hills din to dito. Alisin, ano, tatanggalin na natin to. Sayang man, may bunga pero lugi. Lugi mga kaparmer, lugi talaga. Sa pa-harvest pa lang. Kaya nga, kahit abono, hindi ko na to ina-apply ng abono. Pero wala namang problema kasi itong sili, walang problema yan. Tutubo. Magbubunga, magbibigay ng bunga yan, palaging nagbibigay ng bunga. Walang lapnos kasi yun nga, hindi pinapahinog, pero kung pinapahinog to, sigurado lapnos na to lahat. Okay, yun lang muna mga kaparmer. Hanggang sa susunod, laging tatandaan, ang magsasakang may alam, ginhawa ang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat.